Kung ikaw na nanonood ng video na to, na-experience mo na yung laging nababawasan ng subscribers yung channel mo, malaki yung mga subscribers na nawawala sa iyo, mas maganda na panoorin mo, tapusin mo ang video na to dahil makakatulong talaga ito sa iyo para Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Muli naman akong nagbabalik at kung bago ka pa lang sa channel na to, mas maganda kung mag-subscribe ka dahil lahat ng mga video na ina-upload ko dito ay talagang makakatulong sa iyo bilang isang YouTuber. Click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So for today's video, meron ako mga tips and advices kung paano ba makaiwas yung channel nyo sa pagkabawas ng mga subscribers natin, kasi ito talaga yung nagiging problema ng mga small YouTubers, mga lalong-lalo na dun sa mga baguhan pa lang sa YouTube, kasi ang laki ng mga subscribers na nawawala sa kanila sa nababawas sa kanila. Kung ikaw na nanonood ng video na to, na-experience mo na yung laging nababawasan ng subscribers yung channel mo, malaki yung mga subscribers na nawawala sa iyo, mas maganda na panoorin mo, tapusin mo ang video na to dahil makakatulong talaga ito sa iyo para makaiwas ka or hindi bumaba ng sobrang laki yung subscribers natin, hindi mabawasan ng sobrang dami yung subscribers natin. Itong mga tips na ibibigay ko sa inyo, ituturo ko sa inyo, or share ko sa inyo, or mga advices na sasabihin ko dito is base lang sa experience ko. Pero mas maganda kasi guys yung mga tips na sinishare natin kapag na-experience natin, base sa experience natin, kesa kinukuha lang natin sa idea ng iba, nanonood lang tayo ng ibang content tapos kinagaya natin. So ako kasi guys, kapag nag-share ako ng mga tips, mga advices, is base sa kung ano yung na-experience ko, kasi mas maganda yun, kasi nakasigurado tayo talaga tayo na effective or totoo yung sinishare natin na info dun sa mga viewers natin. Number one reason kung bakit nababawasan yung subscribers mo is dahil dun sa mga spam subscribers mo. So ang mga spam subscribers is nakukuha natin sa pakikipag-sub per sub, or maaari na rin sa pag-share natin ng mga links. So sa pag-sub, kapag nakikipag-sub per sub ka naman guys, mas maganda na instead of sub per sub, BLS yung gawin mo, yung manonood ka muna bago ka mag-subscribe sa isang channel, kasi yun yung tama na pag-subscribe. Okay, dapat manood ka muna ng at least 3 minutes pataas, saka depende sa haba ng video para makasigurado ka talaga na mag-count, hindi ma-spam, hindi tanggalin ni YouTube yung subscribers din. And tips na rin guys, kung magpapasubscribe sa mga kakilala mo or nakipag-BLS ka, huwag na huwag kang gagamit ng link, huwag mo i-share yung link ng channel mo para magpa-subscribe, kasi malaki talaga yung chance na ma-spam ka or ma-unsubscribe, tanggalin ni YouTube yung mga subscribers mo na nanggaling sa link na share mo. Number 2 guys, para hindi mabawasan yung subscribers mo or makaiwas ka doon sa mga lost subscribers, huwag na huwag kang magre-reply agad sa mga comments ng mga video mo. Ibig sabihin dito, ang point ko lang talaga dito, huwag mong replyan agad yung mga nagko-comment sa mga videos mo, kasi maraming beses na nangyari sa akin guys, kasi syempre lahat ng mga comment dito sinasagot ko, nire-replyan ko, ini-entertain ko sila. So ang nangyari guys, diba, ilang beses ko siya na-experience, kapag nagre-reply ko ng mga comments sa kung saan minuto pa lang or just now pa lang, nababawasan talaga yung subscribers ko, lalong-lalo na kapag yung mga nag-comment na is nag-subscribe sa channel ko, nawawala talaga sila guys. Kaya kung mapapansin mo sa ibang mga YouTubers guys, kapag mag-comment ka sa mga video nila, ilang oras ka nila bago nire-reply, minsan umabot ng ilang araw. Kasi meron akong kaibigan na YouTuber na rin guys, malaki na yung channel niya. So yun na rin yung advice niya sa akin, kailangan daw kapag magre-reply ka ng mga comment sa video mo, huwag mo replyan agad, kasi ang mayari kasi guys, kapag yung mga comment sa video natin is nireplyan agad natin, is baka sabi ni YouTube na nakipagpalitan tayo ng subscribers, nakipag sub or sub tayo. Kaya yun yung nangyari guys, minsan nai-spam yung isang comment at nababawasan yung subscribers natin. Number 3 guys, para hindi mabawasan ng subscribers ng channel mo, huwag na huwag kang magre-react or magre-reply sa mga comment na spam. Okay, so ano ba yung mga comment na spam? Kabilang sa mga spam comment guys, is yung mga comments na kung saan merong link, naglalagay ng maling, so spam po yun. So kung may mga comments sa video vlog mo na ganun, wag mo siya i-entertain, wag mo replyan, kasi maaari kang ma-spam na rin kapag ni-replyan mo or ni-like mo, ni-heart mo yung comment na ganun. So kabilang na rin sa spam comment yung mga comments sa kung saan
minsan merong sub na word or anumang mga salita na related sa subscribers or pakipagpalitan ng subscribers, yun na yung tinatawag na sub or sub, kasi mahigpit na pinagbabawal ni YouTube yun. Kaya kung makita niyo sa mga ibang mga YouTubers kaysa mga big YouTuber, maraming mga nagko-comment na ganun, yung mga one like, one sub. So hindi nila ini-entertain, hindi nila pinapansin yung mga comment na yun. Kasi kapag pinansin mo yun, kapag ni-replyan mo, ni-heart mo, mai-spam ka talaga at magkaka-problema yung channel mo. So yun lang guys, para makaiwas ka sa, or para hindi mabawasan, hindi ma-spam yung channel mo, wag na wag kang magre-reply, magre-react sa mga comments na spam, katulad ng sabi ko, yung mga comments sa merong link, at the same time yung mga comment na merong sub or sub or related sa sub or sub or nakipagpalitan ng sub or sub. Huwag mong reply, lalong-lalo na yung mga ganitong comment guys. Yan po yung tinatawag natin na mga spammers na comment. Diba? Kadalasan or minsan naglalagayan sila ng mga malalasong link sa video natin. Diba? Nag-comment sila ng mga link. So, huwag na huwag mo yan, re-reply yan or ilalike, iha-heart yung mga ganyang comment. Kapag may makikita ka mga comment na ganyan sa video mo, dapat i-delete mo siya agad or pwede mo siyang i-report para tanggalin ni YouTube or hindi na nila makita, mahanap yung channel mo. Kasi delikado yan sa channel natin guys. Kapag marami tayong mga comments sa ganyan, maaari talagang ma-spam yung channel natin at magka-problema, mabawasan yung mga subscribers natin. Kasi kapag na-spam kasi yung isang channel guys, very sensitive yung pagpasok ng subscribers natin. Sinasalat talaga mabuti ni YouTube. Kaya kung mapapansin nyo, minsan na mga subscribers natin sabay-sabay dumarating, kasi ayun nga, sinasala talaga ni YouTube kung yung subscribers may ba na yun or ay legit. Nire-review talaga ng mabuti ni YouTube kapag na-spam yung channel natin. Number 4 guys, kung bakit ba nababawasan tayo ng mga subscribers, kung bakit ba nawawala yung mga subscribers natin, is dahil may mga channel na nakasubscribe sa atin na hindi na sila active. Kasi kapag hindi na active yung isang channel, tinatanggal na ni YouTube yan. Kadalasan nangyari to guys sa pakipag BLS or sub or sub, kasi alam naman natin ang mga YouTubers na gumagawa niyan is gumagamit sila ng multiple channel. So minsan sa sobrang dami ng mga channel nila, hindi na sila nagiging active doon sa ibang ninja channel nila. Kaya ang nangyari kapag yung mga channel na yun na hindi na active is naka-subscribe sa channel natin or nagamit nila sa atin sa pakipag BLS, matatanggal na yun, mawawala na yun sa subscribers natin. Tatanggalin na ni YouTube kapag hindi naman masyadong active yung channel na yun. So isa yun sa nagiging problema guys kung bakit ba nababawasan yung subscribers natin, lalong-lalo na kung nakipag-BLS ka or sub or sub ka, kasi karamihan dyan is gumagamit ng napakaraming YouTube channel. Ang tips lang guys, kung gumagamit ka ng multiple channel or marami kang ginagamit na YouTube channel, dapat gamitin mo na rin siya, i-open mo na rin yung YouTube channel na yun at gamitin mo na rin sa panonood ng mga videos sa YouTube para kahit pa paano maging active yung Gmail na yun or yung YouTube channel na yun, para at least hindi magka problema or hindi matanggal yung subscribe natin doon sa mga channel na sinubscribe natin gamit yung channel na yun. So yun lang yung dapat gawin. Number 5 guys, kadalasan nangyari na rin talaga to sa mga channel natin. Kapag hindi interesting video or hindi quality video yung mga ina-upload natin, in short, hindi nakakatulong doon sa mga subscribers natin, doon sa mga viewers natin, may tendency talaga na i-unsubscribe nila tayo. Kasi once hindi na nakakatulong or hindi na nagugustuhan ng mga viewers natin or ng mga subscribers natin yung mga content na ina-upload natin, may tendency talaga na i-unsubscribe nila tayo. Kaya mas maganda talaga guys na para mapa-stay natin yung mga viewers natin or yung mga subscribers natin sa channel natin, dapat mag-upload tayo ng mga video content na kung saan alam natin na makakatulong doon sa mga subscribers natin or doon sa mga nanonood sa atin. So yun lang yung isa sa mga sekreto guys para mapa-stay mo yung mga subscribers mo. Dapat yung mga video na ina-upload mo is makakatulong sa kanila. Kasi kapag hindi na nakakatulong yung mga video na ginagawa natin or yung mga ina-upload natin, yun talaga yung mangyayari. I-unsubscribe tayo ng mga subscribers natin. Yun lang guys. Hopefully makatulong sa inyo ang video na to at meron kayong nakuhang idea na pwede nyong gamitin sa channel nyo. Kung bago ka pa lang sa channel na to, mas maganda kung mag-subscribe ka dahil lahat ng mga video na ina-upload ko dito ay talagang makakatulong sa iyo bilang isang YouTuber.
click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko.